series ngayon, it's not about you. Kaya po, napaka-importante nun. It's not about us. It is how worship transforms and exalts God. Ito po ay nagpapatibay kung paano binabago tayo ng totoong pagsamba at tunay na nagtatanghal sa ating Panginoon Diyos. Kaya ngayon po, sa unang bahagi ng ating serye, gusto ko pong diinan sa atin ang ating pong authentic worship. Authentic worship, ang totoong pagsamba. Now, bakit po ito importante? Bakit ito mahalaga? Para po nating maalala itong message na ito sa isang pangungusap. Ito, tatandaan ho natin. Authentic worship brings peace, which is beyond comprehension. Bakit ko po diniinan itong peace na ito? Sapagkat ito po ang ating pong pag-uusapan. Sa Psalm 96, ating pong titignan that worship brings praise, protection, and perspective. Kaya ang ulitin ko po, authentic worship brings peace, which is beyond comprehension. Yun po ang ating hangad. So sa ating pong pag-aaral, mula po sa Psalm 96, ito pong pagsamba na ito, tulad na sabi sa inyo, ito'y magdudulot ng pagpupuri, protection sa atin at tamang pananaw. Now, bakit po yan importante? Simulan natin ho sa praise. Now, tingnan niyo po ang sabi ng Bible. For great is the Lord and greatly to be praised. Napakadakila ng Diyos at dapat at karapat dapat lang siyang papurihan. Now, bakit po yan importante? Now, tingnan po ninyo. Pag naisip niyo po yung salitang worship, ano po pumapasok sa inyong kaisipan? Marahil naisip niyo ang awitan, palakpakan, mayroong lumuluhod, may umiiyak, mayroong nagdiriwang na napakasaya, na nagpupuri, nananalangin, at kung ano-ano pa. Di ba? Kaya ano-ano ating mga naiisip tungkol dito. Ngayon, para maintindihan nun natin, ang salitang worship ay galing po sa salitang worship. Ito po ay tungkol sa halaga ng ating pong ginagalang at tinatanghal. So ano po ba yung halaga ng ating ginagalang at tinatanghal? Kung naiintindihan natin kung sino ang Diyos sa atin, doon naapektuhan ang ating pamumuhay. Kaya nga ang ganda ho ng pagkakasabi ho ni Pastor Peter at sabi niya, worship is the proper response to who God is, what He has done and what He continues to do. So pinadali niya ho yung ibig sabihin ng pagsamba na sinasabi niya, ito yung tama nating tugon. Di ba? Tama nating tugon kung sino ang Diyos. Lalo na sa mga ginawa ng Diyos, lalo sa kanyang patuloy na ginagawa. Kaya sa ating pag-aaral sa awit, kabanatang 76, meron pong bagay na maintindihan natin tungkol sa Diyos. Dahil importante ito. Ang awit 76, kung titingnan nyo, kung babalang kasi nyo po ito, mahati ito sa dalawa. Sa unang talata hanggang sa ika-anim, na ang Diyos ang ating tagapagligtas. At pagdating sa talatang 7 hanggang sa talatang 13, ang Diyos ay ang Panginoon o kaya ang Hari. No? Pinapaliwanag ito ng awit na ito. Kaya po napaka-importante, tingnan nyo po, kunyari, sa verse 1 and 2, sing to the Lord a new song, sing to the Lord all the earth. Now look at this, proclaim good tidings, ipahayag ninyo ang magandang balita ng kanyang kaligtasan. Araw-araw, amazing. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. So, He is proclaiming His salvation, that He is a Savior. Na pag tinignan nyo yung kalahati nito, ganito ang sabi naman, worship the Lord in holy attire, tremble before Him all the earth, say among the nations, sabi mo sa lahat ng bayan, pareho no? Kanina, proclaim, ito, sabi mo sa lahat ng bayan, the Lord reigns. Ang Diyos ay nagahari. Ang Diyos ay namumuno. Ang Diyos ang makapangyarihan. Yun ang sinasabi niya. So in fact, sinabi niya pa rito, He will even judge. Kaya talagang Siya ang hari. Doon pa lang sa mga linya na nating nakita mula sa awitin na ito, nakita natin that our God is our Savior. Our God is our King. It's a picture of who Jesus should be to us. Ito po'y larawan at talagang pinapakita sino si Jesus sa atin. Siya ang ating tagapagligtas. Kung naiintindihan natin that somehow God delivered us from our sin at yung kasalanan na yon ay yan ang magbibigay sa atin, nagdadala sa atin sa kapahamakan ng walang hanggan. And yet, niligtas tayo ng Diyos doon. We have all the reason to rejoice. We have all the reason to sing praise unto God. We have all the reason to worship Him. And kung Siya yung totoong ating Panginoon, obviously, if He is our King, lalo tayo magpupuri because we know that our King is righteous. Alam nyo, kahit ito po malungkot, yung Diyos na nagligtas sa atin mula sa kasalanan at mula sa kapahamakan, tatandaan ho natin ito.
Kaya niya tayong iligtas sa lahat ng ating pinagdadaanan. Kung handa tayong isuko ang ating sarili, tatunay na ituon ang ating mga mata sa Kanya kaysa magitan ng pagsamba. Kaya ulitin ko, sabi kaya nga ng awitin ito, kaya sing to the Lord a new song. Na meron pong pag-awit, meron pong sabi niya, sing to the Lord all the earth. Tingnan niyo po yung kanyang sinasabi about ano pagsamba. It is really bringing praise unto God. At hindi lang basta praise. Look at the words. Sing to the Lord a new song. Meron pong laging kasirawaan, laging sariwa. Remember, God is always looking for our first love. Yung totoong nag-aapoy at talaga nag-aapoy na damdamin at pag-ibig sa Panginoon Diyos. At sabi nga, sing to the Lord all the earth. Hindi lang yon, sa sobrang pag-apaw, you cannot even contain it to yourself. Hindi mo kayang sa iyo lang, sarilinin lang. Gusto mong ipahayag sa lahat ng tao. Now look at this. Sing to the Lord, bless His name. Palgang purihin ang Panginoon Diyos. And look at, sabi niya, and proclaim. Ipagsabi mo ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan sa araw-araw. Madali salta, pinag-iisipan mo ito. Talagang, alam niyo, pag sinasabing sing, ito po talagang heartbeat ito ng ating puso. Sinasabi natin kung anong nilalaman ng ating kalooban. Pag sinabi mo na all the earth, talagang wow. May extra effort na to with all your energy. At sabi nga, proclaim, bless His name. Talagang buong-buong pagkatao natin. Hindi pwedeng pira-piraso lamang. Kasi sabi niya, kaya ito po'y napaka-importanting bagay. Whenever we have experienced victory, na nakaranas tayo ng tagumpay, ine-express natin yung ating saya sa magitan ng awitin. Kaya sabi ni Lord, sing, rejoice, as in, celebrate to the Lord. Yun ang pagsamba. With all of our hearts. Diba? Tapos tinuloy pa niya by saying, in Psalm 96 verses 3 to 4, tingnan mo natin, tell of His glory. Sabihin mo ang kanyang kalwalhatian. Now, ito pong saltang kalwalhatian, hindi ho madaling i-translate yan. Ang ibig sabihin niya ay bigat. Pag sinabi mo, tell of His glory, and sabi niya, among the nation, ipagsabi mo sa lahat ng bayan, just imagine yun pong expressions na yun, ano? Parang na talagang gagawa ka ng effort, you have to learn their language, you have to understand the way they express their praises to the Lord. Ibig sabihin, talaga ipapakita mo yung glory na yun. Anong pinasasabi niya? Ipahayag ninyo sa lahat ng tao na lahat ng bagay ay walang bigat. Only God has weight. Sa madalit salita, lahat ng bagay walang saysay. Diyos lamang ang may saysay. Yung po bang sa ating pagsamba, masasabi natin, even to the world, hiyahamunin ko kayo, walang may saysay sa lundong ito, kundi ang aking Diyos lamang. Ganun po yung kanyang pagsamba. So, kaya sabi niya, sabihin mong kanyang mga kamanghamanghang mga ginawa sa lahat ng tao, sapagkat dakila ang Panginoon, si Yahweh, at talagang dapat lang na siya ay dakilain sa papuri. Na sabi niya, siya ay dapat katakutan ng lahat ng mga Diyos-Diyosan. Can you imagine that? So ano ngayon ang ibig sabihin when it comes to worship? Kasi tingnan niyo ha, lahat ng inutos siya, sing, as in you feel the freshness of your first love, sing to all the earth, ibig sabihin with gusto and with a willingness to learn, talagang yung pati yung language at kultura ng ibang tao, proclaim, ibig sabihin kasamang yung isip, araw-araw, ibig sabihin every day, every moment, loud. Tapos sasabihin mo yung kanyang kalwalatian. Lahat ng ito, pag-isipan niyo mabuti, it tells us that we are to give our all. That whenever we worship God, sa tuwing sasamba tayo sa Panginoon Diyos, at sa ating pagsamba, engaged ho tayo. Our mind, our will, and our emotion. Ating pong isip, ating kagustuhan, kalooban, at damdamin. Alam niyo po bang maraming tao, hindi na ho nila ito naiintindihan. Ganito ho yan. Kung tayo po ay nakikinig ng mensahe, and we love the doctrine, and yet, wala pong yung ating pong kaloob-loobang pagkatao, yung ating inner being, hindi naapektuhan sa kagandahan ng Diyos at kagalakan ng Diyos. At hindi ho naapektuhan tayong magpuri sa Diyos. Hindi ho tayo totoong sumasamba. Di ba, when you worship, katulad nito, pag nasa online, you get engaged. Pag sinabing kanta, kanta tayo. Hindi lang, talaga, hindi dahil sa sinabi ng worship leader. We're doing it because we're offering it to our God. Sinasamba natin ang Panginoon. We give our all. Ganun pa man, listen to this, ganun pa man,
We may even have that emotional experience, iyak, sa pag-awit. Pero kung hindi nagbago yung ating buhay, hindi nagbago yung ating karakter, hindi nagbago yung ating pakikitungo sa ating kapwa, walang totoong pagsamba. Kasi it will involve our will. Nai-engage yung ating will, nai-energize ang ating kaisipan. Alam nyo, kahit ano pong ganda ng pagsamba sa labas, kung hindi nagbabago yung ating pagkatao, wala din. Kaya ang punto ho ng Panginoon Diyos ay ganito. When we say we worship God, buong pagkatao natin naaapektuhan. Na talaga naapektuhan at nagkakaroon tayo ng tamang pananaw sa Diyos. At dahil sa tamang pananaw sa Diyos, lalo natin siyang gustong luwalatiin at pagsilbihan ng merong buo nating pagkatao at lakas. He must be first in finances, in interest, in relationships, in schedule, and even in our trouble. Ayan, para hindi na natin makalimutan. Bakit? Kung totoong siyang ating sinasamba, naapektuhan yan, ibinibigay natin ang ating lahat para sa kanya. When we work not because of the salary, not because of the money we would receive, not because of the profit, but because we want to glorify our God. Kumbaga, yung mga bayad, yung mga kita, yun ay resulta na lamang yun ng ating pakatapatan at pagpapala ng ating Panginoon Diyos. So, napaka-importante niyan. Kaya ang pagsamba, hindi lang yun, na-inspire ako ng konti rito, okay ako dito, hindi. It is our ultimate value binibigay natin sa Diyos. Na pati po parang nakukuryente tayo at nababago ang ating buong pagkatao. Yan ang pagsamba. We bring praise to God. That praise, yung pagpupuri na yan, talagang natatanghal ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kaya tingnan niyo pong sabi ng awit, ascribe, ibigay mo sa Diyos. Kayong mga pamilya, sabi niyo ganun, ng mga tao, ibigay niyo sa Diyos ang alin. Ibigay niyo sa Diyos ang kalwalhatian na lahat ng bagay. Sabi niyo po, look at our families. Tingnan natin ang ating mga kanya-kanyang pamilya. Naibigay ba talaga natin sa Panginoon Diyos? Masasabi natin, kayo mga bawat pamilya, no? Sabi natin, Lord, this brings glory to you. Ito'y nagbibigay ng tunay na bigat sa inyo. Nagbibigay ng tunay na kayo ang kalwalatian. Ay nagbibigay ng karangalan sa iyong pangalan. Diba minsan nakakalungkot that our own families, hindi na ho nagbibigay ng karangalan sa Panginoon Diyos. Lalo na sa ating mga kumikilala sa Panginoon. Dahil ang titigas pa rin ang ating ulo dahil ang ating sinasabay ating mga sarili sa halip ng kalooban ng Diyos. Now look at this, ascribe to the Lord the glory of His name. Yung bagang taglay-taglay nating pangalan, hindi napapahiya ang pangalan ng Panginoon. Pati yung makikita ng mga tao, ang ating pamumuhay, ang ating pamilya, ang ating mga ginagawa sa trabaho. Kasi sabi niya, bring an offering maging sa bagay ng salapi. Bring an offering and come into His courts. Maging sa bagay ng salapi, we know how to honor our God. Kaya ho, sabi nga ho nila, ito yung sixfold activity ng pagsamba sa Diyos. You pray, we praise our God, then we thank Him for the gifts, and we offer Him our gifts, our service, ourselves. Whether voluntarily o hindi. Ito, may isa tayo, nagbo-volunteer tayo sa ministry. Bigay natin todo, hindi yung volunteer na nga ako eh, ginaganto pa ako. Hindi, kasi we're not working for any human being. Hindi tayo nagtatrabaho pa sa tao, we're working for God. Now, learning of Him from His Word, natututo tayo sa Kanyang salita kasi gusto natin siya mapapurihan. So we need, gusto natin malaman kung ano yung magbibigay papuri sa Kanya. So binabasa natin to, pinakikinggan natin yung mga turo galing sa mga Kanyang mga ordained ministers, pinakikinggan natin. Isipin niyo kung ang Diyos ang nagsasalta sa harapan natin ngayon. O ngayon, representative ng Diyos, halimbawa, pinadala ng Diyos para magsalta sa atin. Di ba tayo makikinig? Di ba, yung iba nga natutulog na eh. Ay, hindi ikaw tinutukoy ko, pero yung iba, natutulog na. Di ba? Eh, tas, ito yung mas, hindi, may pagsunod. At ipinagsasabi sa ibang tao ang halaga ng ating Panginoong Diyos. Kaya ho mga kapatid, ito po'y napaka-importanting paalala ho sa atin. Kasama ho sabi ni Paul, whether then you eat or drink, yung pinaka-ordinaryo na natin ginagawa, kumain at uminom. Sa lahat ng ating gagawin, magbigay tayo ng kalwalhatian sa Diyos. Ngayon, ito po'y ikalawang P, protection. Bakit po protection?
Importante po ito. Kasi po, lahat po tayo ay meron pong sinasamba, one way or another. Meron tayong mga sinasamba. Sa madalit sa tayo, meron tayong mga pinag-uukulan ng todo natin, parang nagko-control sa atin. Sa buong buhay natin, meron nagko-control sa atin na iniisip nating importante. Kaya sabi ng Panginoon Diyos sa Psalm, maliwanag sabi niya, "Great is the Lord and greatly to be praised. He is to be feared above all gods." Sabi niya, "I want to protect you from other gods." Bakit po importante? Tulad na sinabi sa inyo kanina, lahat tayo, meron tayong mga sinasambang ibang bagay. Isa sa inyo, hindi naman ako religious ah. Paano mo sasabihin yun? No, pakinggan niyo po sinasabi ng Panginoon. "For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens." Isa lang ang naglikha sa langit at lupa. Si God lang. "Splendor and majesty are before Him. Strength and beauty are in His sanctuary." Sa Kanya mo lang matatagpuan lahat ng mga hinahangad mo. Now listen to this. Tulad na sinabi siyong kanina, ang mundo ay nahati lamang sa dalawang uri ng tao. Hindi yung sumasamba at saka hindi. Hindi yon. Ito ay yung mga sumasamba sa mga maling bagay na sisira sa kanilang buhay. O yung sumasamba sa totoong Diyos na siya magkakaloob ng totoong satisfaction sa kanilang buhay. Now listen to this. Yung mga ibang Diyos maliban kay God, kapag tayo sumasamba, nagbigay tayo ng ating pagpapahalaga sa anumang bagay na hindi ang Diyos, sisira ito sa atin. Sisira ito sa ating buhay. No, anong ibig mong sabihin? Now listen to this. Tulad na sinabi siya kanina, mga sabi, hindi naman ako religious, hindi ako sumasamba. Ito po, napagandang bagay. Sabi ho ni Becky Pippert. Si Becky Pippert po ay meron pong sinulat na aklat. At ito po yung paraphrase po ni Dr. Keller. Sabi niya, "Whatever controls us is our Lord." Ano man ang nagko-control sa atin, yan ang ating Panginoon. Ha? Kapag ang tao po ay naghahanap ng kapangyarihan, ibig sabihin, controlled siya ng kapangyarihan. Kapag ang tao po ay naghahanap ng acceptance, ibig sabihin, naghahanap siya ng acceptance mula sa ibang tao. Kaya ho, iba sa atin, ang Diyos natin ay hindi napapansin, mga likes, ganyan. Parang gusto ko sa atin, yung likes, ganyan. Parang we want acceptance. Kaya yung ating inahabol natin, ilan na nanood sa aking video, ilan na, parang hinahanap natin yung kasi we're looking for acceptance. Na pag kung ganun tayo, nakokontrol tayo nito. Kasi ito po isang tiyak na bagay. Hindi natin kinokontrol ang ating sarili. Kinokontrol tayo ng ating Panginoon sa buhay. Now, are you following? Kaya iba-iba ang ating Panginoon. Kung hindi si God, obviously, mayroon tayong ibang Panginoon. Iba ang kinokontrol sila ng kaligayahan or ng pleasure. Isip nila kung ano yung pleasurable, yun ang kanilang gagawin. Yun ang nagkokontrol sa kanila. Kaya ho, ito po'y dapat nating maintindihan. Dapat nating maunawaan. Hindi tayo pwedeng magsumamba sa Diyos ng tama nang hindi natin nakikilala yung totoong problema o kanino natin inuukol yung pinaka-importanteng bagay sa buhay natin. Kasi ang proseso ng totoong pagsamba sa Diyos ay unang maunawaan natin muna kung ano yung ating kasalukuyang pinapahalagahan. At upang mailipat sa totoong Diyos, kasi yung pinapahalaga natin ngayon, hindi naman niya magtatagal eh. Iba, pinapahalagan asawa, na parang pag nawala na yung asawa, hindi na, wala na akong buhay, wala na ako kinabukasan. Hindi, yun ay, kahit ayaw sa ayaw mo, yung asawa mo, hindi yan permanente, hindi yan eternal. Kaya pwedeng mawala yan. Nasusundan po natin. Iba, ang sinapahalagan, anak. Hindi naman yan eternal. Yung anak mo, hindi yan eternal. Kaya sabi mo, pag namatay na anak, wala na ako, wala na ako. Hindi, ilipat mo yan sa tamang Diyos kasi it will distort you. It will destroy you. Sisirain tayo niyan. Kailangan natin ilipat. Kaya kailangan natin ma-recognize ano ba itong pinapahalagan ko at ilipat natin yung pagpapahalaga na yon sa Diyos. Yun ang ating kailangan maintindihan. So paano natin kailangan i-recognize yan? Kaya ho, ang babala ni Ezekiel ganito, pakinggan nyo mabuti. Sabi ni Ezekiel, "Therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, repent and turn away from your idols." Aliguran mo yung idols mo. "And turn your faces away from all your abominations." Yan ay karumal-dumal sa Diyos. Now listen ha, tingnan nyo pa. Sabi niya, "For anyone of the house of Israel, or of the immigrants who stay in Israel, who separates himself from me," tinasabi niya, "sets up his idols in his heart."
Minsan akala natin yung idol, yung parang nilagay natin yung ribulto sa harapan natin. Hindi. Ito yung mga Diyos-Diyos ang pinapahalagahan natin na nagko-control sa ating buhay na nilagay na natin sa ating puso. Yun ang nakakatakot na bagay. Kailangan ma-identify natin yun. Na paano natin ma-identify? Listen, ang idol is anything, anything that takes the place of God in our life. Ang yan po ang Diyos-Diyosan natin. Kung ano po yung pumapalit doon sa lugar dapat ng Diyos. Yung bang bagay na talagang sabi natin, kung meron lang ako to, sasaya na ako. Yung ganyan. Kung magiging meaningful na buhay ko. Pag ito, parang pag na, ito nawala, wala na akong kinabukasan. Then alam mo na kung ano yung idol mo sa buhay. Maaring pamilya, maaring karera o yung trabaho mo. Even sa ministry, di ba? Or marriage, or children. Marami. Reputasyon. Kaya gusto kong i-test natin. Ano? Kasi marami ho yan. Minsan, ating sariling ideas, belief, di ba? Convenience is an idol. Kaya maraming tao, pag hindi na konvenyente, ayaw na. Meron siya yung mga ideas. Katulad nyo, may narinig ako, hindi ako magse-service hanggat hindi tayo nagtitipon sa sanctuaryo. Now, friends, ang totoong pagsamba sa Diyos, hindi naman sa lugar eh. We are to worship God wherever we are. Every day is a worship day. Hindi lang ho yan Linggo, araw-araw ay pagsamba sa Diyos. 'Di ba? Lahat ng bagay na ginagawa natin ay pagsamba sa Diyos. Pati pag CR, pati pag inom, pati pagkain. Bakit? Whether you eat or drink, glorify the Lord. Whatever you do, do it heartily unto the Lord. Lahat ng bagay na 'yan ay pagsamba. Minsan meron tayong kasanayang practice, na parang pag hindi ganun yung practice, ayaw na natin. Telepono is a great idol. Di ba? Telepono. Iba, makakalimutan nila lahat ng bagay. Huwag lang ang phone. Di ba? Social media, recognition, happiness, pleasure, tao, yung mga figura, iba nga pagbuhat na ganyan, first time pa lang, kabubuhat pa lang, titingin na sa salamin, gaganyan-ganyan na, kabubuhat mo pa lang, ano ba? Di ba? Masyadong iniidolo natin yung magandang katawan, talagang maraming ano, mga abs, di ba? Parang yung tipong ano, 6-packs, 8-packs, di ba? Naku, okay na rin yung 1-pack, malaki naman eh. Joke lang. Pero what my point is this, I would I know. Now, ang ganda, si Pastor Peter nagbigay ho ng mga test. Now, tingnan niyo po, sabi niya, test of happiness. Tingnan natin, ano ba talaga, parang, ano nagpapasaya sa'yo? Kung hindi Diyos, then ako, tanungin mo yung sarili mo, bakit? Di ba? Now, test of anger, ano yung kinagagalit mo? Di ba, bakit ka nagagalit? Kasi kung naniniwala kang Diyos na makapangyarihan sa lahat, bakit ka nagagalit? Di ba, magtiwala ka that God does not allow anything na hindi makakabuti sa'yo. Tama? Now, listen to this. Test of love. Ano yung talagang sobrang mahal mo na hindi mo kayang mawala? Di ba? Na pag nawala, parang nagwawala ka na rin. Di ba? Yan, test of love. Na test of security. Ano yung talagang nagbibigay sa'yo ng seguridad? Di ba? Minsan, pera. Minsan, ano ba? Yung talagang nagkakaroon ng security. Ito, dinagdag ko lang. The test of cash flow. Ano yung talagang pinaggagastusan mo? Yan. Most of the time, doon mo makikita eh. Sa bank account mo pa lang, paano sa mga cash out mo, makikita mo saan nagpupunta eh. Doon pala saan nagpupunta, alam mo kung sino yung Diyos-Diyosan mo eh. Kaya yun ang tanong mo, sino yung talagang Diyos mo sa buhay? Anything that takes the place of God, yan ang ating idols. Kaya tanungin natin ating sarili. Kaya napakaganda, alam nyo bakit importante yan? Sabi ni William Temple, worship is the submission of all of our nature to God. Ito yung pagpapasakop sa Diyos. Kaya sinusuko natin sa Diyos lahat ng bahagi ating pagkatao. Ito po ay pagbuhay ng ating mga konsyensya dahil sa kanyang kabanalan. Ito po ay nagpapabusog ng ating kaisipan dahil sa kanyang katotohanan. Ito ay naglilinis ng ating imahinasyon dahil sa kanyang kagandahan. Ito ay nagbubukas ng ating puso dahil sa kanyang pag-ibig. Sinusuko ang ating kagustuhan dahil sa kanyang layunin. At lahat ng ito ay natitipon para siya ay luwalhatiin at papurihan. Ang pinaka di makasariling damdamin na siyang ating nature at capable of doing maging makasarili. Kaya ang tanging solusyon laban sa self-centeredness na siyang ating orihinal na kasalanan at ang source ng lahat ng kasalanan ay pagsamba sa Diyos. Kaya ho, ang kahuli-hulihan na letter P na dapat natin maintindihan is perspective.
perspective. Bakit po importante yan? Look at this. Worship the Lord in holy attire. So sana niya, huwag sumamba kayo sa Panginoon Diyos. Yung word na worship sa Hojo, yung literal niyan is to bow down. Talagang yumukod ka sa Diyos. It's an expression of total surrender to God. In holy attire, hindi ka lang basta-basta yuyukod. Make sure yung pagyukod mo, hindi pagkukunwari yan. It is an expression of your holiness. Yung talagang yung hiniwalay mo yung sarili mo, parang, di ba, parang yung kasuot, parang hinihiwalay mo yung sarili mo na parang you are different from the rest. Talagang todo ka, itong pagsamba ko, itong paggalang ko na to, hindi ko to ibibigay kahit kanino, sa Diyos lamang. Kaya sabi niya, manginig ka sa harapan niya. Kayo lahat ng daigdig, sabi ganon. Sabihin mo sa lahat ng bayan, the Lord reigns. Siya ang nagahari. At sabi niya, at ang buong mundo ay kanyang tinaguyod at hindi na ito mayayanig, hindi na ito magagalaw, hindi na ito matitinag. Sabi niya, siya ang maghuhusga sa lahat ng tao ng pantay-pantay. Now look at the words. At ang buong kalangitan, magalak. Ang lahat ng buong mundo, magdiwang. Yun ang sasabi niya. Ang karagatan, diba? Humiyaw. At sabi ganun, at maging ang parang, sabi ganun, magdiwang. At lahat ng narito, maging mga puno sa kagubatan, ay aawit ng may kasiyahan. Ano sinasabi niya? Lahat yan, magsasabit sa Diyos. Lahat yan. Doon mo lang maintindihan ang iyong saysay, sabi niya. Kaya sa harapan ng Panginoon Diyos, sa harapan ni Yahweh, sabi ganun, siya ay darating at darating siya para husgahan ng ang buong daigdig at husgahan ang buong mundo sa katwiran at ang lahat ng tao sa magitan ng kanyang katapatan. Alam niyo bakit importante yan? Now listen to this. If God will judge us, and He will come and reign, at siya ang maghuhusga. Ibig sabihin, wala tayong maitatago sa Kanya. Kaya dapat nating maintindihan ito, walang bagay sa lupa na lingid sa Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, we are to worship Him in spirit and in truth. Tingnan nyo, sabi ng Bible, an hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Kasi wala namang lingid sa Diyos eh. No, alamin nyo, yung konteksto na to, exactly, itong babae na to, itong Samaritan woman na to, kumukuha, nag-iigib, katanghilan yung tapat, si Jesus humingi ng tubig. At sabi niya, pagkatakal ng pag-uusap niya, sinabi niya, sige, tawagin mo yung asawa mo. Wala ko asawa. O sa totoo lang, hindi mo ang asawa yung kasama mo ngayon. Lima na naging asawa mo eh. At yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. Nagulat siya, nalaman niya. Nabigla niyang inibay usapan. Actually yan, hindi niya talaga inibay usapan. Kasi ito yung talaga sagisag ng pagsamba. Ano sabi niya? Kami po ay sumasamba sa Mount Gerizim. Yun ang turo sa amin. Kayo po ay sumasamba sa Mount Jerusalem. So ano po ba ang talagang tama? O sinabi ni Jesus Christ, bakit na tinatanong yun? Kasi kung tama yung pagsamba namin, bakit ako ganito? Parang meron akong laging hinahanap. Parang ang siguridad ko sa buhay ay yung asawa, yung mapapangasawa. Parang bakit may kasama ako dahil sa buhay? Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan, pero hindi ko maintindihan. Tama ba yung pagsamba ko? Kasi ang tamang pagsamba, nawawala yung dissatisfaction, nawawala yung nagkakaroon ka ng security sa Diyos. Tama ba itong pagsamba ko? Kaya yun ang tanong niya eh. Now, ito ang gandang sagot ng Panginoon. Alam mo, darating araw, hindi ka nasasamba kahit sa anumang bundok na yan. Kasi mali naman talaga yung pagsamba niyo. Pero darating araw, sabi niya, kasi sabi ng Diyos, yung true worshipers, sasamba sa tatay, tatamba sa aking ama, sa spirito at katotohanan. Nothing to do with the place. It has something to do with the spirit, and the truthfulness, and the truth based on God's word. As sabi niya, for such people, the Father seeks. Sino naghahanap? God is not looking for worship. He was looking for true worshipers. Kasi kahit mag-worship tayo, kung hindi naman tayo totoong worshiper, hindi tayo tanggap ng Diyos. He's looking for true worshipers. As sabi niya, and God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Kaya kung inaakala natin, pagdinggo, ay tapos na ako, nag-worship na ako. God is not looking for worship, for your worship. He's looking for true worshipers. Ilagay natin yung perspektibo na yan. Kaya napaka-importante na ito. Bakit? Kasi dadaan at dadaan tayo sa malaking problema. Pinakalimutan natin na yung Diyos ang lahat-lahat na kailangan natin. Kaya nga, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are those who are single-minded, for they shall see God. Kaya minsan hindi tayo mapunuan ng Diyos. Kasi ang dami nating mga hinahabol sa buhay maliban sa Diyos. And we call that worship.
No, those are idols. We need to have that kind of perspective that the God we serve is the God who can satisfy. Yung Diyos na totoo, yung Diyos na may likha ng langit at lupa, siya lang ang nakasasapat sa atin. Kaya sabi niya, ang laman ko, ang puso ko, mabibigo. Pero Diyos, ikaw ang lakas ng aking puso. Ikaw ang aking mana. Ikaw ang aking tagumpay. Ikaw ang aking lahat-lahat sa walang hanggan. Kasabi niya, Panginoon, thank you. At praise God. You know why? Kasabi niya, your nearness, O Lord, is my good. Yun na ang kasapatan sa akin, yun ang kabutihan sa akin. And praise God because before the Lord, He is coming, for He is coming to judge the earth. Lahat ng mga taong yan, huhusgahan din ng Diyos, ayon sa kanyang katwiran, at tayo naman, ayon sa kanyang katapatan, that Jesus Christ paid the debt that we could not pay because He is our Savior and He is our King. Kaya ho, mga kapatid, sino ang ating Panginoon? Sino? Kaya nga, sino ang ating Panginoon? Na masasabi natin, Lord, your nearness, O God, is my good. I have made the Lord God my refuge. Siya lang aking talagang sandigan. At ipagsasabi ko ang lahat ng kanyang mabuting ganawa sa akin. Mga kapatid, isang bagay na gusto ko maintindihan nating lahat. Nung nilikha ng Diyos ang mga isda, kinausap niya ang karagatan at nagkaroon ng isda. At nilikha ng Diyos ang mga puno, kinausap niya ang lupa at ito'y nagkaroon ng puno. Pero nung likhain niya ang tao, kinausap niya ang kanyang sarili. Sabi niya, let us make man in our image. At nalikha ang sangkatauhan. Alam niyo po ba, ang isda kung wala sa tubig ay wala siyang halaga. Ang mga puno kung wala sa lupa ay wala rin siyang halaga. Sa mga salita, ang dagat ay dagat kahit walang isda. Pero ang isda ay walang kwenta kung walang dagat. Ganun din ho ang puno. Ang lupa ay lupa kahit walang puno. Pero wala ang puno kung wala ang lupa. Ganun din tayo sa Panginoon Diyos. Dahil nilikha natin mula sa Panginoon, wala ang Diyos ay Diyos kahit walang tao. Pero ang tao ay walang saysay kung walang Diyos. Ang tanong, siya ba ang iyong Panginoon at siya rin ba ang iyong tagapagligtas at hari? Siya ba ang hari ng buhay mo? Siya ba ang Panginoon ng buhay mo? Nung masasabi mo, yes, I will sing to the Lord with a new song. Niligtas niya ako. Yes, I will sing the song for all the earth. I would like everyone to know what the Lord did to me, the salvation I received, and I will proclaim it day by day. Mga kapatid, kung hindi pa yan totoo sa'yo, bakit hindi ka magpakumbaba? Sabi mo, Panginoon Diyos, matagal ko na pong ginudyos ang aking sarili. Sinusunod ko lang kung anong gusto ko. Ginagawa ko lang kung ano yung nararapat sa akin na alam ko magpapasaya sa buhay ko. At Panginoon, patawarin ho ninyo ako. Kasi batid ko rin na habang hinahabol ko yung gusto ko, habang pinipilit kong pasayan ang sarili ko, lalo po ako nalulugmok sa kawalan. Lalo po ako nalulugmok sa emptiness. And Lord Jesus, sinusuko ko pong buhay ko sa inyo. Dahil alam kong kayo lamang po ang tagapagligtas. Kayo lamang po ang banal. Kayo lamang po ang nabuhay ng matuwid. Kayo lamang po ang namatay sa krus na Kalbaryo bilang kabayaran ng aking kasalanan. At kayo lang din po ang nabuhay na magmuli. At dahil dito, binibigyan niyo rin kami ng buhay na walang hanggan. Kahit Panginoon Jesus, pagharian ninyo ako at tulungan niyo kung talikuran ko ang lahat ng aking mga idols. Kung meron man akong hindi pa napapansing idol sa buhay ko, ibunyag niyo sa akin nang ito'y mabitawan ko at ipasa ko, ikayo ang pagbigyan ko at mapag-ukulan ko ng lahat ng pinaka-importanting bagay sa buhay ko sapagkat ikaw lang ang aking buhay, sapagkat ikaw lang ang sapat sa akin. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon Jesucristo, sa kaligtasan. At ngayon, Panginoon, hinihingi ko pong bawat ng mga tagasunod ninyo, tulungan niyo po, Panginoon Diyos, na kami po'y maging matapang na ipahayag kung sino kayo sa amin. Sapagkat wala na pong ibang Diyos na karapat dapat luwalhatiin, na karapat dapat bigyan ng bigat at saysay, sapagkat kayo lamang ang Diyos na buhay, Diyos na napapag-ibig, Diyos na hindi nagbabago mula noon
ngayon at magpasawalang hanggan. Salamat po aming Ama sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. Ngayon, para po sa ating mga discussion questions, ito po yung mga mungkahing tanong na maaaring gamitin ninyo sa pagtatalakay ng mas malaliman pa yung ating pong inaral kanina. Ano po? Unang tanong, ano po ba yung humahadlang sa atin para tayo totoong makasamba sa Panginoong Diyos ng buong buo? Yan. Sa madalit salita, what hinders you from fully and truly worshiping God? Ang pangalawang tanong, paano tayo makasasamba sa Diyos sa spirito at katotohanan? Diba? How can we worship God in spirit and in truth? And finally, ito po yung katlong tanong, paano tayo mag-aapoy sa pagsamba sa Panginoon Diyos kahit sa ating tahanan? No? How can we be passionate for worship even in our own homes? Okay, sana po yung makatulong ito sa inyo, and God bless you in your discussion.